Hindi pa rin nagpasindak ang kontrobersyal na drag performer na si Pura Luca Vega sa kabila ng magkakasunod na deklarasyon na siya ay tinuturing na persona non grata sa iba't ibang syudad at municipality sa Pilipinas. Hiwalay pa rito ang ilang reklamo na isinampa laban sa kanya ng mga organisasyon na kinukondena ang kanyang drug act na The Lord's Prayer. Noong August 21, 2023, muling pinag-usapan sa social media ang tila comeback ni Pura Luca Vega on stage nang muli siyang magtanggal sa saliw ng kanta ni Taylor Swift na Look What You Made Me Do. Sa video, makikitang may hawak siyang litrato niya habang na-costume ng itim na Nazareno sa isang bar sa Makati City. Mababasa sa caption ng uploader ng video, okay persona non grata tour. Isa pang video ang lumutang kuha sa parehong pagtatanggal. At dito ay nagbigay ng payag si Pura Luca Vega tungkol sa mga batikos na ipinupukol sa kanya ng publiko. Ang kalang masasabi ko, simple lang natin ah. Okay, lahat tayo makasalan. Yeah! Tama? Hindi tayo perfecto. Tama? Ganun pa man, do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po yun. Ayun, so para sa mga ibang lugar na gusto pang mag-persona dyan, dagdagan nyo pa! Pakialam ko, separation ng church at ng state. Hayop tong tao na to. Halang yung kaluluwa eh, oh. Hindi man lang madala-dala. Bakit ba kasi nagkalat ang hayop ngayon? Dapat yung mga hayop na yan, kinukulong yan eh. Hindi na pinapalabas eh. Sa presinto ka na magpaliwanag. As of August 18, 2023, 12 LGUs na sa bansa ang nagdeklara kay Pura bilang persona non grata. Kabilang na rito ang lungsod ng Maynila, Dinagat Islands, Occidental Mindoro, Cebu City, Laguna, Cagayan de Oro, Bukidnon at General Santos City sa South Cotabato, kasama rin ang munisipalidad sa Florida Blanca, Pampanga, Toboso Negros Occidental, Nueva Ecija at Coron, Palawan. Maliban sa persona non grata ay nadagdagan ng kasong iniain laban kay Pura Luca Vega. Noong August 17, 2023, naghain ng criminal complaint ang mga deboto ng Itim na Nazareno o Iyos del Nazareno Central. Ang grupo ng Iyos del Nazareno Central ang nangangalaga sa imahe ng Itim na Nazareno tuwing traslasyon sa Quiapo. Ayon sa kanila, paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang video po sa remix performance ni Pura Luca Vega ng Ama Namin. Malaking kalapastanganan din daw sa Panginoon ang kanyang ginawa. Gayunpaman, handa raw silang iatras ang reklamo kung hihingi ng tawad si Pura Luca Vega sa Poong Nazareno. Bago pa man ito, nagsampan na rin ng kaso ang ilang Christian group leaders na nasa ilalim ng Philippines for Jesus Movement dahil sa paglabag umano ni Pura sa Article 201 of the Revised Penal Code. Sabi ni Pura, hindi naman daw niya intensyong makabastos ng iba dahil sa kanyang drug performance. Katwiran niya, yun daw ang paraan niya para ipayag ang kanyang pananampalataya, pati na ang naranasang exclusion sa kanya ng simbahan sa isang isyung tila may kinalaman sa pagiging bahagi niya ng LGBT community. Sa kabilang banda, ito naman ang naging reaksyon ni Boy Galit Rendon Labador sa naging payag ni Pura Luca Vega. Hayop tong tao na to. Halang yung kaluluwa eh, oh. Hindi man lang madala-dala. Bakit ba kasi nagkalat ang hayop ngayon? Dapat yung mga hayop na yan, kinukulong yan eh. Hindi na pinapalabas eh. Sa presinto ka na magpaliwanag. Nakita nyo na ba itong bagong video ni Pura Luca kung saan hinahamon niya na dagdagan pa ang persona non grata sa kanya? Ang dami nang nag-persona non grata dito pero bakit hindi pa rin ito nadadala? Do not want others to do unto you.
nag-post nga ako dati, sabi ko, palayasin na yan sa Pilipinas eh. Imbes na humingi ng tawad, akala niya joke lang yung ginagawa natin sa kanya. Akala niya biro itong lahat. Sa mga magagaling nating lawmakers dyan, sa mga may kapangyarihan, hindi ba natin pwedeng ipakulong yan? Lantaran na yan na ginagago tayong lahat nito eh. Ang pinagtataka ko lang, pati yung mga tao sa paligid niya, eh mukhang nag-e-enjoy pa. Pati yung may-ari ng bar na yan, kung saan siya nagpe-perform, bakit mo tinotolerate? Okay ka ba na ginaganyan ang relihiyon? Binabastos na tayo, tinotolerate nyo pa? Dapat siguro ipasara na rin yung mga bar kung saan magpe-perform tong hayop na to eh. Sira ulo eh oh. Huwag nyo nang itolerate yan. Gusto kong managot lahat ng bar, lahat ng lugar kung saan papayagan nyo mag-perform tong sira ulo na to. Ang dami-dami natin magagaling na lawmakers dyan. Yung mga may malasakit sa bayan. Bakit pa natin ito tinotolerate? Wala ba tayong pwedeng ikaso sa ganyan? Binabastos na tayong lahat eh. Involved na tayong lahat dito eh oh. Akala niya nagbibiro tayo eh. Kasi pag hinayaan natin yan, dadami pa yung hayop na gagaya dyan. Kasuhan nyo. Kung ako lang nasa pwesto nyo, ang tagal nang kinasuhan yan eh. Kinulong ko na yan, matagal na. Mahina na tayo. Pag walang action yan, patahimik lahat. Di ba maraming matitibay dyan? O yan, involve lahat ng buong Pilipinas dyan. Ang daming taong nababastusan dyan. O bakit hindi nyo action na yan? Hinahayaan ninyo eh. At sa mga ibang religion dyan, aantayin nyo pa ba na bastusin kayo nitong tao na to bago kayo tumulong? Aantayin nyo pa. Ang hirap sa mga Pilipino eh. Porket hindi tayo involved, porket hindi tayo direktang natatamaan, hindi tayo nakikialam. Siguro ngayon, oras na para magsama-sama lahat tayo. Wala munang kalaban dito, wala munang ibang religion dito. Magsama-sama tayo para sa taong bayan. Direkta na to, hinahamon tayo. Parang ginagago na yung pagka-Pilipino natin eh. Hindi ako papayag yan. Hindi pa pwede yan. Actionan nyo yan. Gusto kong kasuhan nyo yan. Gusto kong makulong yan. At wag nang palabasin. Huling performance mo na yan. Sa presinto ka na magpaliwanag.